Hello guys! Good morning! So ayun, ito po yung pinaka-updated kong video after how many months na hindi nakapag-video dahil nga nabuntis. At ito na po, pinanganak po siya nung July lang. So ayun, ang pinaka-unang-unang video na gagawin ko after kong manganak is how to claim maternity benefit sa SSS. So, napakadali lang po. It's either kung employed ka, yung nagsi-self-employed. So, pinakauna po, once na malaman niyo yung buntis kayo is yung ino-notify niyo sa SSS. Pag employed kayo, pwede niyong idaan through employer. Ang requirements lang po nun is yung pinakaunang ultrasound. Yun lang yung ilalagay nyo na i-attach nyo dun sa notification. Pag self-employed, pwede nyo pong gawing online. Then, okay na po yun. Kailangan kasi ilagay dun yung estimated date of delivery dun sa notification. Okay, bebe. Tapos, pag employed kayo, doon sa bagong expanded... doon sa expanded... baba. Pag employed kayo, doon sa bagong... yung bagong batas, yung expanded maternity leave. So, meron po tayong... qualified po tayo for 105 days na maternity benefit. So, bali, pinaka-maximum po na 70,000 yung makukuha. At, yun nga, kung employed kayo, pwede po yan ma-advance ni employer. So, hindi lahat ng employer nagbibigay ng advance, pero actually, dapat talagang ipilit kasi yun yung nasa batas. So, yun. After makapanganak, yun na po. Kung employed ka, reimbursement na yung mangyayari. Ang reimbursement si employee, at if kung advance sa inyo ni employer, bali ang gagawin is si employer na yung magpa-process ng reimbursement, marireimburse sa kanila yung in advance niya sa inyo. Ngayon, ang kailangan dun sa reimbursement is yung unang-una yung MAT-2 form na galing sa SSS, pangalawa yung complete OB history, yun po yung manggagaling kay doc, at kung sino man po yung kung saang ospital ka pinanganak or kung sino yung doctor mo. Ngayon, pangatlo is yung may receive copy ka nung notification, i-attach mo yan dun. Tapos yung pang-apat, yung birth certificate ni baby, at yung birth certificate ni baby kailangan mula na authenticated or certified true copy mula sa local registry kung saan yung pina-register yung birth certificate ni baby. At of course, dalawang valid IDs. So, yun lang po. Ako, nag-apply ako noong August 5, tapos na-approve siya noong September 11 sa SSS. Pero hanggang ngayon, today is September 28. Although approved na siya nung September 11, pero hindi pa siya pumapasok sa account ng employer ko. So yun na lang yung inaantay ko. Basta ang maximum po na makukuha ay 70,000, pero depende po yan sa kung magkano yung hulog, magkano yung contribution niyo. Doon mako-compute kung magkano yung makukuha. So ang pag-compute po sa kung magkano yung benefit is kung meron po kayong online na account sa SSS, pwede niyo pong i-open, tapos punta po kayo doon sa sa inquiry eligibility, tapos maternity sickness, then i-open niyo lang yon, i-input niyo lang po yung date of delivery, tapos yung confinement date, tapos automatic na po yun mag-a-appear doon kung magkano yung makukuha yung benefit. Yun po yung ilalagay nyo din doon sa form, sa SSS maternity form number 2 na isasubmit para doon sa reimbursement or kung magkiklaim ka ng maternity benefit. So yun po. Sana po makatulong yung video na ito para doon sa mga nagtatanong. By the way pala, kasi medyo nagka-problema kasi
Hindi naman nagka-problema, pero nag-worry ako kasi dati. Kasi iba yung sa apelyido ng baby ko. Pero okay lang kasi ang nakalagay dun sa apelyido ng birth certificate ng baby ko is iba doon sa SSS record ko. So okay lang kasi ang hinahanap naman kasi doon sa birth certificate is yung mother's maiden name. So kung ano yung nung apelyido ko nung dalaga pa ako. So hindi na siya nakaka-worry, basta ang importante nakalagay na ikaw yung nanay ng baby. Ganun lang po yung pinaka-importante. So yun na po, sana po magustuhan yung video na to. Thank you po sa lahat ng mga nag-subscribe. At kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, subscribe na po. At wait lang, malapit na. At i-click niyo na rin po yung notification bell para po ma-notify kayo once may mga bagong videos. Thank you po.